Kamusta mga giliw kong mga taga-subaybay? Nagbabalik kayo dito sa channel ng John DTV at welcome dito sa part 2 ng babaeng mataba na palaging kinukutya ngunit niligawan ng pinakagwapong binata. Ngayong araw na ito ipagpapatuloy natin ang kwento na magpapakilig, magpapaiyak at magpapaantig ng ating mga damdamin. Kung saan may isang babae na nagngangalang Savannah na palaging tampulan ng mga tukso, ang pinakamatabang babae na nag-aaral sa Riverdale Academy. Puro pangungutya ang kanyang natatanggap dahil sa labis niyang katabaan. Ipinagtatanggol naman siya ng best friend at kinakapatid niyang si Sabrina at nagtagpo na rin ang landas nila ni Harris Hamilton, ang pinakagwapo sa Riverdale Academy. Ano kaya mga sumunod na tagpo sa buhay nila? Halika na, tumutok! Tapusin mong video na ito hanggang sa dulo. Tunog ng CP ni Savannah. Kinuha niya ito at binasa ang nag-text. Hi, gising ka pa ba? Ang mensaheng ipinadala kay Savannah ng nag-text. Nireply naman agad ito ni Savannah. Who's this? May I know you? Reply naman agad ni Savannah. It's me, Harris. Biglang napabangon si Savannah sa kanyang pagkakahiga sa kama. Tuwang-tuwa siya sa mensaheng natanggap. Salip na replyan si Harris ay dali-dali niyang tinawagan si Sabrina. Hello, Sav? Ani ni Sabrina na halatang inaantok na. Uy, Beshi! Guess what? What? Pwede bang bukas na yan? Sa school na natin pag-usapan, sabi naman ni Sabrina sa kabilang linya. Si Harris! Oh, what about Harris? Nag-text siya sa akin. Excited na pagkakwento ni Savannah sa best friend niya. Really? O anong sabi niya sa'yo? Nanliligaw na ba? Marami na kayo na pagkwentuhan? Sunod-sunod na tanong ni Sabrina. Ano ka ba? Isa-isa lang naman ang tanong. Eh ano nga, dali. Magkaka-love life na ba ang best friend ko? Huwag kang ano dyan, love life agad, nag-text lang. Malay mo naman diba, hindi ka ba nagagwapuhan kay Harris ha? Cute siya, sabi naman ni Savannah. Diyos miyo, Savannah Rose. Minsan lang banggiting buo ni Sabrina ang pangalan ng best friend niya. Anong cute, eh pinakagwapo kaya yun sa Riverdale? Pahayag naman ito. Ayoko mag-ilusyon, bruha ka, Sabrina Lois. Ang biro ni Savannah sa kinakapatid. Ano bang pag-iilusyon na sinasabi mo? Hey, look! Nung una niyayarag ka mag-lunch. Date yun, ano ka ba? Sunod naman eh nagte-text na sa'yo? Para yun lang, magkaka-love life na agad, takang tanong ni Savannah. Ah, ewan ko sa'yo. Kung akong tinext ni Harry, sasagutin ko na agad siya, sabay tawa ni Sabrina. Ewan ko sa'yo, sira ka talaga, ang sabi naman ni Savannah. Sa tabakong ito, sa tingin mo, magugustuhan ako ni Harris? Aba, oo naman, sa ganda mong yan at super bait at super mapagbigay at super best friend ko. Why not naman, diba? At super taba! Ang dugtong ni Savannah sa sinasabi ni Sabrina na mga super. Ay, yun nga lang beshi, need to work out na plus tamang diet, okay? Ang payo naman sa kanya ni Sabrina. Ano ka ba? Ginagawa ko naman yun para sa sarili ko, hindi para kay Harris. Ang pagtatanggol ni Savannah sa sarili niya. Okay, sige na, baka nakakaabala na ako sa pagtetext nyo ni Loverboy. Sira ka talaga, natatawang sabi ni Savannah. At naputol na nga ang usapan ng mag-best friend nang biglang muling tumunog ang telepono ni Savannah. Nang tingnan niya, mensahe ulit mula kay Harris. Hey, still awake? Ang muling mensahe ni Harris. Hindi malaman ni Savannah kung magre-reply ba siya kay Harris o hindi. Ayaw niyang isipin ang mga sinasabi sa kanya ni Sabrina dahil alam naman niya sa sarili niyang hindi siya magugustuhan ng kahit na sinong lalaki. Lalo na si Harris dahil nasa katawan niyang parang salbabida. Wala siyang sinabi sa magaganda at sexy na babaeng nagtitilian at nagkakandarapas sa paghabol sa binata. Maganda siya, maputi,
mayaman, yun nga lang sobrang taba talaga niya. Kaya nawawalan talaga siya ng self-confidence. Pero sa sulok ng kanyang isip at puso, natutuwa siya dahil may isang haris na nakakapansin sa kanya. Hindi dahil sa taba niya, kundi dahil sa kung sino at ano ang katauhan niya. Bagay na hindi niya nararamdaman sa mga taong nakakasalamuha niya sa school, lalo na sa grupo ni na Monica. Oops! Bigla niyang naalala si Monica, ang malditang walang ginawa kundi awayin siya at pagdiskitahan siya. Ex siya ni Harris, sabi ni Savannah sa sarili niya. Baka lalo lang niya akong hindi tigilan pag nalaman itong lumalapit sa akin si Harris, sabi ni Savannah sa sarili. Muling tumunog ang telepono ni Savannah. Pagbukas niya ng mensahe, nakalagay ay, "Good night, see you tomorrow," message ulit ni Harris. Hindi na niya ito nireplyan. Hawak lang niya ang kanyang cellphone hanggang sa nakatulog na ito. Kinabukasan, maagang bumangon si Savannah. Naligo, nagbihis at nag-ayos ng sarili para sa pagpasok. Habang bumababa ito sa hagdan buhat sa kanyang kwarto, pakanta-kanta pa ito. "Good morning, my princess," ang bati ng kanyang daddy Aaron. "Good morning, daddy. Good morning, mommy," sabay halik niya sa mga magulang. "Aba-aba, mukhang ang good ang morning ng anak ko ah, with matching pakanta-kanta pa," ang sabi naman ng nanay niyang si Fiona. "Happy lang ako, mommy," ani ni Savannah. "Well, that's good. Mas lalo kang gumaganda anak pag ganyang happy ka," pagpuri ni Fiona sa kanyang unika iha. "Mukhang may nagpapasaya na sa prinsesa namin ah," dugtong naman ang kanyang daddy na si Aaron. "Si daddy talaga, wala po ha, masaya lang ako kasi hindi po ako makapaniwala sa sarili ko at hindi rin po kayo maniniwala. Medyo napapanindigan ko na po ang paghihinay-hinay sa pagkain. Hindi na po ako nagke-crave sa kung ano-anong pagkain. Iniiwasan ko na rin po ang mga matatamis," masayang pagpapahayag ni Savannah sa kanyang mga magulang. "Really anak? I'm happy for you. Pero baka naman hindi ka na kumakain yan ha. Masama rin naman yun. Baka magkasakit ka," ang paalala ng daddy niya sa kanya. "Tama ang daddy mo anak. Baka sa kada diet mo ay magkasakit ka naman. Ayaw naming mangyari yun," pagsigunda naman ni Fiona sa asawang si Aaron. "Ma'am, dad, don't worry. I can handle this. Promise po, hindi ako magkakasakit," ang pangako naman ni Savannah sa kanyang mga magulang. Samantala sa eskwelahan, lunch break na. Habang naglalakad si Savannah kasama ang best friend niyang si Sabrina. "Uy, ano na?" ang tanong ni Sabrina kay Savannah. Anong-ano na? Balik namang tanong ni Savannah sa kaibigan. "Yung kagabi, anong sabi ni Harris? Excited na ako sa kwento mo." "Wala, nag-text lang siya. I asked him kung sino siya and he said he's Harris," ang maikling kwento ni Savannah kay Sabrina. "That's it?" Nadismayang tanong naman ni Sabrina. "Yeah, that's it. What did you expect ba, ha? Wala man lang I love you," pangungulit ni Sabrina. "Alam mo, Sabrina, sira ka talaga," sabay hablot ng bahagya sa buhok ng kaibigan. "Aray, buhok yun ha?" At nagkatawa na ng magkaibigan nang biglang dumating ang grupo ni na Monica. "Tara na, Sabrina, tayo na ang umiwas. Gulo na naman ito," ang bulong ni Savannah sa kaibigan. Akmang iiwas na sila nang bigla namang humarang ang grupo ni na Monica sa kanilang daraanan. "Where do you think you're going?" Maangas na tanong ni Monica sa magkaibigan habang tatawa-tawa naman sina Ira, Donna at Paula. "Padaanin mo kami, Monica. Ayaw namin ng gulo," ang mahinahong sabi ni Savannah kay Monica. "Aba-aba, ang baboy, nagsasalita pala." Sarkastiko nitong sabi sa mga kaibigan niya. "Ano ba, Monica? Di mo ba kami titigilan?" Timping-timpi na si Sabrina. Biglang itinulak ni Monica si Sabrina at nang matumba na ito, maswerteng nasalo naman siya ni Savannah, kaya hindi siya tuluyang napahiga sa sahig. "Bagay lang yan sa'yo, kasi pakialamera kang butiki ka." Nagkagulo na ang grupo ni na Monica laban sa magkaibigang Savannah at Sabrina. Nagsampalan si na Monica at Sabrina. Palitan sila ng sampal at gantihan. Hindi naman makaawat si Savannah kina Monica at Sabrina dahil pinagtulungan naman siyang sampalin at sabunutan ni na Ira, Donna at baklang si Paula. Pinagkakaguluhan at pinagtitinginan na sila ng mga schoolmates nila. Ang iba'y kumukuha ng video habang nag-aawayan.
meron namang ligayang ligaya sa laban ng nagaganap. Meron ding ibang umaawat at meron din namang walang pakialam nang biglang dumating si Haris kasama ang mga kaibigan nito. Sila ang umawat sa mga nag-aawayang babae. This time si Savannah ang kanyang kinuha sa gitna ng kaguluhan. Awang-awa siya sa dalaga. Okay ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Ayos ka lang ba? Sunod-sunod na tanong ni Harry sabang tinutulungan si Savannah na mag-ayos ng gulong-gulong buhok nito. Oo, ayos lang ako. Salamat Harris ha. Ang pagpapasalamat ng dalaga kay Harris. Lalong nagalit si Monica sa nakita niya. Nagseselos ito, kaya si Savannah naman ang sinugod niya. Pumagit na si Harris upang hindi na masaktan si Savannah at siya ang humarap kay Monica. Monica, ano ba? Tigilan mo na nga si Savannah? Pigil ni Harris kay Monica. Bakit mo ba pinagtatanggol ang baboy na yan ha? Oo nga, pagsang-ayon naman ng mga kaibigan ni Monica. Watch your word, Monica, ang sigaw ni Harris dito. Oh, bakit Harris? Nasasaktan ka? Totoo naman ah, look at her. Sabay turo kay Savannah, isang baboy na dambuhala at nagtawanan ang grupo ni na Monica. Umiiyak na si Savannah. Nadudurog naman ang puso ni Harris dahil alam niyang nasaktan ng dalaga sa mga sinasabi ni na Monica. Tahan na Savannah, huwag mo nang intindihin ang mga yan. Sabi ni Sabrina na napapaiyak na rin sa pagkahabag sa kaibigan. O ano Harris, bakit di ka makapagsalita? Pipiliin mo ang babaeng baboy na yan over me? Matagal na tayong tapos Monica, mag-move on ka na. Tigilan mo si Savannah. Very well said my dear, ang sabi ni Monica na pumapalakpak pa. Ano bang pinakain sa'yo ng baboy na yan? Pigrolak? At nilakasan pa ni Monica ang salitang pigrolak. Baka naman hog grower, singit naman ni Donna. O di kaya bimig? Ibang brand naman ng feeds ang sinabi ni Ira. Hep hep girls, pwede rin naman country feeds. Ang hirit naman ng baklitang si Paula. Lalong napaiyak si Savannah sa mga panunukso at panlalait sa kanya ng grupo ni na Monica. Habag na habag siya sa sarili niya. Hindi naman nakapagtimpi si Sabrina at muling sinugod ang grupo ni na Monica. Nagsabunutan at nagsampalan sila nang biglang may sumigaw ng "Kayong lahat, go to the guidance office!" Ang sigaw ng isang teacher na nakakita ng kaguluhan. Walang nagawa ang mga ito kundi pumunta sa guidance office. Nang alamin ng guidance counselor kung sino ang nag-umpisa ng gulo, sabay-sabay na sabi ng grupo ni Monica na si Savannah ang nag-umpisa ng gulo. Umiling-iling lang naman si Savannah habang umiiyak. Hindi po totoo yan ma'am, si Monica po ang nag-umpisa ng lahat, pagtatanggol ni Sabrina sa kaibigan. Ma'am, tama po si Sabrina, si Monica po ang nag-umpisa ng gulo. Binubuli po nila si Savannah, pagsigunda ni Harris sa pagtatanggol ni Sabrina kay Savannah. I really can't believe this, Harris. Ako na nga itong nasaktan, sila pang pinagtatanggol mo sa harapan ni ma'am, ang pag-arte ni Monica. Ma'am, totoo po ang sinasabi ko. Wala po kaming ginagawa kina Monica. Umiiwas na nga po kami sa kanila, pero sila po palaging naghahanap ng gulo. Ayaw po nilang tigilan si Savannah. Kung ano-ano pong masasakit na salita ang sinasabi nila kay Savannah. Mahabang paliwanag ni Sabrina sa guidance counselor. Totoo ba ito, Monica? Tanong naman ng guidance counselor. No ma'am, wala pong katotohanan ng mga sinasabi ni Sabrina. Gusto niya lang na pagtakpan ng kaibigan niya kaya kami ang idinidiin niya sa gulong si Savannah ang nag-umpisa. Pagsisinungaling ni Monica. Hindi na nakatiis si Savannah dahil siya ang madidiin sa gulong ito kaya nagsalita na siya. Ma'am, si Monica po talaga nag-umpisa ng gulo. Palagi niya po akong pinag-iinitan, tinutokso, nilalait, kinukutya at pinapahiya. Kung ano-ano pong bansag niya sa akin. Tinatawag po nila akong fatty baboy, dambuhala, yobab at pader. Sumbong ni Savannah sa guidance counselor habang umiiyak. Hindi makapaniwala ang guidance counselor sa mga narinig at hinarap nito si Monica. Monica, totoo ba lahat ito? Ano ang pinagsasasabi mo? Hindi pwedeng itolerate ng eskwela ng ganitong uri ng bullying. Ma'am, nagsisinungaling po sila. Hindi ko po magagawang ibinibintang nila. Ayan po, nandito si Nadona, Ira at Paulo. Kahit itanong niyo po sa kanila, wala po akong sinasabi na kahit ano kay Savannah. Ang pagsisinungaling na naman ito. Nang tanungin ng guidance counselor ang mga kaibigan ni Monica, iniisa ay walang umamin sa mga ito. Sa mga pang-alipusta na ginawa ni Monica kay Savannah. Dahil takot sila kay Monica at baka sila ang mabalikan ito.
Okay, dahil wala sa inyong umaamin sa akin kung sino nagsimula ng gulo at kung totoo na binuli niyo si Savannah, I want to talk to your parents now, ang sabi ng guidance counselor sa mga ito. Hindi malaman ni Savannah kung paano tatawagin ang parents niya dahil alam niya naman na napaka-busy ng mga ito sa trabaho nila. Isa pa ngayon lang siya makakaranas na maipatawag ang magulang niya sa school. Kaya nga kahit anong gulo, panunukso, pangungutya sa kanya ay pinalalampas na lang niya dahil ayaw niyang mangyari ito. Napakabait niya sa mga magulang niya at ayaw niyang bigyan ng sama ng loob ang mga ito. Pero this time, wala na siyang magagawa. Kailangang tawagin ng kanyang mommy o daddy. Hello anak, bakit napatawag ka? Ang tanong agad ni Fiona sa anak. Mom, can you please come here? Ang sabi naman ng nasa kabilang linya na si Savannah. I'm so sorry my dear, I can't. Malapit na mag-start ang meeting ko anak. Tatawagan ko na lang ang daddy mo ha, siya ang papapuntahin ko dyan. Sabahin na lang tayo mag-usap mamaya ha, I love you anak. Sabay putol ni Fiona sa tawag na iyon ni Savannah. Dahil hindi makapunta si Fiona sa Riverdale, tinawagan niya ang asawang si Aaron upang puntahan ng anak. Samantala, natawagan na rin ni Sabrina ang mami niyang si Cheryl pero hindi ito makakarating at wala naman ang daddy niya dahil may business meeting ito out of town. Habang si Monica naman ay nakatawag na din sa mami niya at papunta na ito sa Riverdale. Ma'am, on the way na po si daddy, ang mahinang sabi ni Savannah sa guidance counselor. Si mami din padating na, sagot naman ni Monica. How about your parents, Sabrina? Ang baling ng guidance counselor kay Sabrina. I'm sorry po ma'am, pareho pong hindi makakarating sina mami at daddy. Okay sige, total naman ay sina Savannah at Monica ang pasimuno ng kaguluhang ito, pwede nang lumabas ang iba. Maiwan kayong dalawa, sabay turo kina Savannah at Monica. Lumabas na nga ang mga kaibigan ni Monica, ganun din sina Sabrina at Harris. Hindi naman mapakali si Sabrina maging si Harris sa paghintay sa labas ng guidance office. Kawawa naman ang kinakapatid ko. Napakasinungaling kasi ng Monica na yan, nang gagalaitin na naman si Sabrina. You know Sab, I really can't believe this. Grabe si Monica. Tama ang desisyon ko noon na makipaghiwalay sa kanya. Hay naku Harris, sinabi mo pa, eh kung meron nga lang salita na sobra pa sa grabe at labis, yun ang pwede kay Monica. Habang nag-uusap sina Harris at Sabrina, nakita nilang may dumating na babaeng magandang tindig at mukhang matapobre. Pareho sila nang naiisip. Yun ang mami ni Monica. Dire-diretso ito sa paglakad hanggang pumasok sa guidance office. Maya-maya naman ay dumating na rin si Aaron, ang daddy ni Savannah. Sinalubong ito ni Sabrina. Humalik siya dito sabay sabing, Hi po Tito Aaron, nasa loob po si Savannah. Sabay turo sa guidance office. Pagpasok pa lang ni Aaron sa pintuan ng guidance counselor ay laking gulat na ng mami ni Monica pagkakita niya dito. Oh my God, is that Aaron? Ang sabi sa isip ng mami ni Monica. Ano kaya mga sumunod na tagpo sa buhay ng babaeng mataba na si Savannah Rose? Magtutuloy-tuloy kaya ang kagustuhan nitong pumayat? Magpapahayag na ba ng damdamin niya dito ang gwapong binata na si Harris? At bakit kaya nagulat ang mami ni Monica pagkakita pa lang sa daddy ni Savannah? Sino kaya siya? Yan ang ating pakaabangan sa mga sumusunod pang mga tagpo sa buhay ng isang babaeng mataba na palaging kinukutya, niligawan ng pinakagwapong binata. Ano ang masasabi niyo sa video natin ngayong araw na ito mga parkoy? Interesado kaming malaman ang inyong mga opinyon. Kaya mag-comment ka na sa ating comment section down below. Huwag din kalimutan na i-follow at i-like ang ating official Facebook page. Just search for John DTV. Siyempre, bago matapos ng video na ito, ay gusto ko munang i-shoutout ang mga parikoy natin sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Yun, shoutout sa iyo April Joy DCR. Shoutout din sa iyo Rick TV. Ganon din sa iyo Sami Gumaga Talipans. Janfer Barquilla, Jan Amugis, Eugene Caniete, Jeremy Regala, Estrella Pamintuan, Aljay Adra, Junel Felias, Fight for Believers, Boy Paredes Sr., Tara TV Fox, Janice Ilagan, Prince McWayne Sereno, Jeremy Regala, Cyril Angeles, Norman Marcos, Janice Ilagan, Eddie Murphy Kayanan, Ariana Concha, Lamsa Angie, gayon din sa iyo Jonel Ferreras, Maria Lenore Pila,
Presilia Gamilia, Mobile Legends, Patin, Ian Tots TV at Kaistorya Channel. Pwede niyong bisitahin ang kanilang channel upang makapanood din kayo ng ganitong klase ng mga content. Shoutout din sa iyo LJ Adra, Polix Cabuenas, Jomar Sabala, Sunny Matias, Edmar Salvador. Pa-shoutout naman po idol, inaabangan ko talaga bawat video mo, nakaka-excite kasi panoorin bawat istorya. Shoutout din sa iyo Michael.ml, Ador Ulson, Jan Mercian Abustan, Jan Estaris, Part 2, pa-shoutout po idol. Shoutout din sa iyo Risa Gonzales, idol Part 2 please. Shoutout din sa iyo Leyuli. Wow Lods, ito yung kwento ng Gasoline Boy, anak pala nila ang kasunod na kwento. Yes, Lods, ito ang season 2 ng kwento ni Fiona at Aaron. Shoutout din sa iyo Stephanie Diaz, Marquez Liviste 01, Edison Cabaya. Shoutout din sa iyo Marvie Kabakan, IM Baromeo, IM Oliam Baromeo, Armo Bricks, Ronvik Rakin, Carlo Veroy, Tatay Jan, Miss Nakita, tagal mo hindi nag-upload. God bless po. God bless you din sa iyo, Parkoy. Shoutout din kay Dudes Orio. Mark Brian Mariano, pa-shoutout naman sa next video mo. Idol Jan DTV, Hentai YT, dito naman ako, tapos na ako manood kay Tara TV. Shoutout din sa iyo Harold Destacamento. Shoutout din kay Ragana Smeljun, gayon din sa iyo Jeffer Flores. Ganun din kay Daishel Betache, Part 2 po. Shoutout din sa iyo DJ Urpan Urpiana. Shoutout po idol. Shoutout din kay Advin Kulahari. Lods, labas mo na po Part 2 please Lods. Ito na po. Shoutout kay Zubair Pakma. Shoutout kay Florida Costudio. Shoutout din kay Aisha Pablo. Shoutout din kay Victor Gasmen. Gayun din sa iyo Miko Bonacruz. Maraming salamat sa iyong pag-comment. Shoutout din kay Aaron Rosales, Advin Kulahari ulit, Ariel Bongge, Mayel Princess, Everlyn Frane. Shoutout din sa iyo Eli Boy Cepeda. Ingat kayo diyan at maraming salamat sa pag-subscribe. Shoutout din kay Renante Irag, Mobile Legends, Ronald Legada, Kien Silva, Ragana Smeljun, Joel De Baja. Totoo ba? Lods, pa-promote naman po dyan. Please, ganda ng content Lods. Pwede nyo subukan mga parkoy na magpunta sa channel ni Totoo Ba at bisitahin ang kanyang mga videos. Shoutout din kay Michael.ml. Ulit-ulitin ko lang po, di pa rin po kasi ako na-shoutout. Ito na idol, shoutout sa'yo, Michael.ml. Ganyan din sa'yo, Kien Silva, Marley J. At sa iyo, Micaela Celestine D. Ang ganda po idol, parang karugtong lang nung unang kwento. Can't wait sa part 2. Shoutout din sa'yo, Rodilon Armidilia. Gayun din naman sa'yo, Shara Jean Pio, Rufa Formanes, Anime Lover, Andri Natme. Wow, sobrang haba tapos walang ending. Lord, series po tayo. Gayun din sa'yo, Gaze. Shoutout sa'yo, Ronnie Gutierrez, Monica Moreno, Ann Alcantara, Yasmin Daklison, Mayel Princess. Wow, ang ganda ng story. Maging sila kaya? Jay Marticio, Melody Inday. Shoutout din sa iyo Kevin Anquiliano. Gayun din naman sa parkoy natin na si Galio Elizalde, Princess Nicole Sanguyo, Boss Loco TV, Riza Gonzan, Joseph Yabilio. At shoutout sa iyo Roel Peñaranda. Gayun din kay Honeybee Amba. Sa iyo din Perasrens.p, Lailani Sumatra, Junes Music Gaming, Justin Ross, Josel Blanco, Nelson Vash, Mobile Legends, Angie Esola, Fernand Gatus, Randy Magpato, Pasqua Alvin, Simon YT Channel, Babage September, Ruby Guevara, Almer Miraflor, Joel De La Cruz, Jovan Labana, Alnadin, Ruth G. Aspiras, Alvin Aliman, Junver Omonggal, Shaira Lee Martinez, Leonora Manalo. Shoutout din sa iyo Roelson Padel. Gayun din sa iyo Monica Moreno, Roel Peñaranda, Aida Benesa at Vanili. Maraming salamat po sa inyong pag-comment. Sana'y patuloy niyong suportahan ang ating mga videos. Muli, maraming salamat sa inyong panonood.
hanggang sa susunod na mga videos na puno ng kaalaman at mga bagay-bagay na di mo pa nalalaman. Again, this is John BTV, signing out.